Hi, welcome to my channel. Join me today as we begin our Saint Joseph series. In this episode, let us listen to Father Paul Marquez from the Society of Saint Paul as he explains the most popular virtue of our Father Saint Joseph. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Jesus, Master, the way and the truth and the life, have mercy on us. Dear Jesus, we believe that you are here, truly present in the Blessed Sacrament, that you see us, that you hear us. We adore you with profound reverence. We beg pardon for our sins and the grace to make this time of prayer fruitful. Our Immaculate Mother, O Saint Joseph, our patron, our guardian angels, our patron saints, intercede for us during this time of prayer and adoration. We ask this through Christ our Lord. Amen. Holy Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Hope of the sick, pray for us. Patron of the dying, pray for us. Terror of demons, pray for us. Protector of the Holy Church, pray for us. You and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. And not finding him, they returned to Jerusalem in search of him. It came to pass after 3 days that they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and making them questions. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap sa Sanctuario de San Jose, Parish, Greenhills po, Mandaluyong. Ito pong parish na ito ay nagsimula po sa walang iba, kundi ibinigay po ito ng Ortigas Company sa Oblates of Saint Joseph po, an Italian congregation. The Congregation of the Oblates of Saint Joseph. Pinamunuan po ito ni Father Guido Polete, OSJ. Binigay po ito 5,032 square meters na meron pong kasunduan na pagkaraan po ng 3 taon, kailangan pong maipatayo itong simbahan. Noong una po, wala pa pong mga bahay dito at isa po itong malawak na bukirin. Kaya naman po si Father Guido ay ito pong paring ito ay pupunta po sa lahat para po manghingi para maitayo
ito pong simbahan na ito. At sa awa ng Diyos, sa pagkaraan po ng 25 months, ay naipatayo niya po ito. Ang ginawa niya pong proyekto ay construction now, pay later. Malakas po yung kalooban ng paring ito. Kaya naman po isang araw po, 1966, April 12, 1966, kung saan naipatayo na po ito. Pero hindi pa po mamimisahan, kaya dun po muna yung mga unang misa po namin sa mortuary noon, and mortuary po ngayon, natin po Our Lady of Mount Carmel. Kung pupunta po kayo, naroon po yung sa gilid. At ilan lang po ang mga nagsisimba. At isang araw nga po, 1967 po, nang naging parish po ito, meron po kaming 3,500 parishioners. At naitayo na rin po itong rectory sa likod po ng simbahan kung saan dyan po tumitira ang mga kaparian po na naglilingkod po sa Sanctuario de San Jose. Ngayon po mga minamahal kong mga kapatid, 30,000 po parishioners na po ang Sanctuario de San Jose. Amin din po ang hawak din po, nakapaloob din po sa amin ang West Crame. Pinamamahalaan po na yung pinaglilingkuran, ang Bimol Chapel at dito po sa walang iba kundi sa Sanctuario de San Jose. Kung makikita niyo po dito, humble beginnings po ang lahat. Kasi po nagsimula po talaga sa walang-wala. At itong pong paring ito na hindi pa po marunong magsalita ng Tagalog noon, nung kapanahunan niya, ito lang po ang nagtaguyod ng lahat. Kaya kung lalabas po kayo sa Sanctuario de San Jose, may makikita po kayong statue po doon ng isang pare. Yun po ay si Father Guido Polete, OSJ. Alam niyo po mga minamahal kong mga kapatid, ito pong paring ito ay namatay rin po dito sa Sanctuario de San Jose. Sa kanyang katandaan. At mahirap po siya nung namatay siya, pero kapag tiningnan po yung kanyang record ay halos lahat po ng simbahan ng Oblates of Saint Joseph ay siya po ang nagpatayo. Mga eskwelahan po, retreat houses, siya din po ang may gawa. Ibig sabihin ginamit po siyang instrumento ng Diyos para po mapaglingkuran po ang bayan ng Diyos. At sana po sa lahat ng mga taong nakakarinig nito, narito po ang Sanctuario de San Jose, nasa pamamahala po ng Oblates of Saint Joseph at malugod po namin kayong iniimbitahan na pumunta po dito at makita po ang simbahang nasa pangalaga ng mahal na poong San Jose. Maraming salamat po at magandang umaga sa kanila. Dumako na po tayo sa ikapito at huling simbahan para sa ating pagbibisita iglesia. At babalik tanaw po tayo at nagpapasalamat sa lahat ng mga simbahan na tumanggap sa atin. Tandaan po natin ang ating buhay Kristiyano ay isang paglalakbay na paulit-ulit na patungo sa Panginoon, paglapit sa Kanya. Ginawa po yan ng banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose. Nung sila'y nabuhay pa dito sa lupa, tinutupad po nila ang tungkulin ng bawat Hudyo na pumunta sa templo minsan isang taon ng kanilang buhay, ng bawat taon. At sa tagpungpong ito, napakinggan natin sa Ebanghelyo kung paanong ang batang si Jesus na edad 12 ay inakala ng Inang Maria na kasama ni San Jose. At si San Jose naman po, inakala niya na ang batang si Jesus ay kasama ng nanay niyang si Maria. Nangyayari po sa buhay natin yan madalas. Maling akala. Kaya nung po sila'y nagtagpo sa Nazareth, nung sila'y nakauwi na, nagulat sila dahil hindi kasama ng isa ang batang si Jesus. Nagulat ang mag-asawa, nasaan ang bata?
Alam nyo kasi, para sa mga Hudyo, ang paglakad nila, parang prosesyon galing sa pilgrimage o yung lakbay daasalan, no? Magkakasama po ang mga kalalakihan, magkakasama rin ang mga kababaihan. Sa edad po ni Jesus noon, maari siyang sumama sa nanay niya o sa tatay niya. Kasi hindi po siya itinuturing na ganap na isang adult o malaking tao. Nangyayari po sa atin ang pag-aakala. Nangyari din po yan sa buhay ng banal na mag-anak, kahit na po ang anak ng Diyos ang kasama nila, pumasok din po sila sa masalimuot na problema ang kagaya nito. Wala na po sigurong maaaring humigit pa sa sakit na mararamdaman ng isang magulang kumpara sa mawalan ng anak. Panalangin po natin ang maraming mga magulang na nawalan ng anak. Maaaring sila'y naging biktima ng karahasan, naging biktima sila ng maling pagtukoy bilang kriminal, yun naman pala'y hindi. O kaya'y mga batang dinadampot ng mga sindikato at nawawala na lamang. Mga nanay na nagdala sa anak sa loob ng 9 buwan, tapos bigla na lang mawawala. Palalakihin mo yung bata, dudukutin lamang. Mabuti na lamang po sa kaso ng banal na mag-anak, natagpuan nila muli si Jesus. Dahil nagdesisyon ang mag-asawa na bumalik sa Jerusalem. Mahaba-haba din pong lakbayin yun. Wala Nazaret hanggang Jerusalem. Bumalik naman sila uli. Nakauwi na sila, ngayon babalik na naman. Walang kakapagod na pangyayari, kagaya noon. At nung sila'y dumating sa templo, laking gulat nila, nakita nila ang batang si Jesus ay nakikinig at nagtatanong sa mga nakatatanda doon sa templo. Dalawang bagay na napakahalaga para sa atin, para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Matuto tayong makinig, matuto rin tayong magtanong. Hindi ho maaaring ang pananampalataya natin noong tayo'y maliit na bata, ay siya pa rin pananampalataya hanggang ngayon. Walang pag-unlad. Walang man lang itinatanong para nang sa gayon ay maliwanagan ng isip. Hindi ho masamang magtanong. Basta ang pagtatanong natin ay maghahatid sa atin sa Diyos. Kagaya ni Jesus. Alam niyo, bilang isang bata, hindi naman pagising niya nung siya isang sanggol na alam na niya lahat ang mangyayari sa kanya. Hindi naman maliwanag sa kanya kaagad na siya ngay anak ng Ama sa Langit. Lahat naman itinuturing na tatay natin ang Ama sa Langit. Pero yung kamalayan ni Jesus ay umunlad lamang at lumago dahil sa pagsulong ng panahon at sa kanyang pakikinig sa tuwing siya'y nananalangin. Naging maliwanag kay Jesus na hindi siya karaniwang anak kung hindi siya yung bugtong na anak na itinalaga ng Ama para maging daan para dumaloy ang pagliligtas sa bayan ng Diyos. Mahalaga po ito kay Jesus, pero mahalaga din ito kay Maria, gayon din ho kay San Jose. Kasi maaaring si San Jose abala sa mga pag-araw-araw na responsibilidad bilang tatay, maaaring natandaan niya yung sinabi sa kanya ni Arkanghel Gabriel sa panaginip na siya magiging anak, magiging ama-amahan ng anak ng Diyos. Pero sa paglipas po ng panahon, kapag ang tutok mo ay yung trabaho kung kinakailangan tapusin at ma-deliver doon sa karpenteriya, kung paanong magkaroon ng kakainin sa mesa, kung pag nagkakasakit ang kanyang anak at si Maria ay paano maipapagamot, marahil naitabi na niya sa kanyang isipan yon na si itong si Jesus, ang batang si Jesus, ang magiging tagapagligtas ng mundo. Pero kailangan po mangyari yon para maalala muli ni Jose at ni Maria
na itong anak namin ay hindi lamang sa aming dalawa, kung hindi pinapaalala sa kanila, ito ay galing sa Ama sa Langit at may malaking papel na gagampanan. Si Maria po ay nagtanong kay Jesus, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Hindi mo ba nalaman na ako at ang iyong amay labis na nag-aalala? Pero naging makahulugan po, mahiwaga ang tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat naririto sa tahanan ng aking ama? Kung kayo si Jose na nagpapakain kay Jesus at nagpo-provide ng bahay, lahat ng kailangan, sasabihin niya sa inyo na hindi mo ba alam na kailangan narito ko sa tahanan ng aking ama? Wala ho ni isang salita na lumabas mula kay San Jose. At maiisip natin na kagaya ng kanyang ugali, palagi nagninilay lamang siya, nakikinig, at marahil nagtanong din. At sa katahimikan ng kanyang pananalangin, sinagot ng Panginoon ang lahat ng kanyang mga tanong at inalis lahat ng kanyang mga agam-agam sa puso. Makinig po tayo palagi sa salita ng Diyos. Magtanong po tayo para nang sa gayon muli natin siyang makita. Hindi na sa dati nating pagkilala, kung hindi sa tunay na paraan kung paano nais niyang ipakilala ang kanyang sarili sa atin. Anak ng Ama, anak ng Diyos, tunay na kasama natin. Amen. O glorious Saint Joseph, pattern of all holiness, when you did lose through no fault of your own the child Jesus, you sought him sorrowing for the space of 3 days, until with great joy you did find him again in the temple, sitting in the midst of the doctors. By this sorrow and this joy, we supplicate you with our hearts upon our lips to keep us from ever having the misfortune to lose Jesus through mortal sin. But if this supreme misfortune should befall us, grant that we may seek him with unceasing sorrow until we find him again, ready to show us his great mercy, especially at the hour of death, so that we may pass over to enjoy his presence in heaven, and there, in company with you, may we sing the praises of his divine mercy. Join me in this 7-episode series featuring Saint Joseph, patron of the Universal Church, as we present to you excerpts from the virtual Visita Iglesia, originally produced by the Society of St. Paul, aired on Holy Thursday, 2021. I hope that these small chunks will give you a better chance of digesting Papa Joseph's virtues as we go around different churches in Metro Manila dedicated in his honor. Happy Father's Day! And now for our question of the day, which church was featured in this episode? Bawa, Kathy, sumali ka. Tama ang mga sagot mo, iraraffle po natin yun sa June 30. So ayan, Feli po ang pangalan na lumabas. Ayan lang po, ganyan lang kasimple. Long subscribers po na mananalo dito sa raffle natin ang magkakaroon po ng 500 pesos. Paano nyo naman po i-claim? Sa GCash ko po ipapadala sa inyo kung kayo po ang lucky winners. Congratulations!